Magandang hapon po sa ating lahat, mga learners, teachers, parents, at EdTech enthusiasts mula Luzon, Visayas, at Mindanao na nanonood sa ating Itulay Online Tutorial ng Empowerment Technology. Hello po, ako po si Tutor Junel ng SDO Ilocos Sur na nagbabahagi ng ating paksa ngayong hapon. We are now on week 3, quarter 4, at samahan niyo ako ngayong hapon. Live po tayong napapanood sa ating Itulay FB page at Itulay YouTube channel every Monday at 4:40 to 5:20. Sa mga nanonood dyan, i-share na natin ang ating live session ngayong hapon gamit ang hashtag na Itulay Level Up upang mas marami pa tayong matulungang learners. Halina't ihanda na ating mga panulat, kwaderno at isipan at mas para mas marami tayong matutunan ngayong hapon. Yan, good afternoon sa ating lahat. Ako ulit si Tutor Junel. Ayan. Now, batiin po natin muna yung mga unang mga nag-log and mga nag-message sa atin. Kasi may nakita ako kanina, nag-check ako ng mga message. May nag-log ng 8:48 a.m. So, ang aga niya. Nag-antay siguro siya ng alas 8. Tapos nag-login siya, no? Tapos nag-message siya. Ang pangalan niya si Enrico Manuel Dalupan. Good afternoon sa'yo. Good afternoon dun din kay Remerson Lucero, kay Angeline Grace Montemayor, okay, ng San Lorenzo Ruiz Senior High School. Okay, mukhang ilan lang ang ating mga viewers ngayon, no? Sana i-share natin to. Tawagin natin yung ating mga classmates para naman mas marami tayong, mas marami, mas masaya, di ba? Di ba mga learners? Mas marami, mas masaya, mas marami tayong natututo ngayong hapon. Ayan, so umpisahan ko na ang ating paksa ngayong hapon. Ang ating paksa ngayong hapon ay nagpo-focus siya sa imaging and design for basic image manipulation. So last week, may mga topics tayong pre-present. Pero bago natin umpisahan, gusto ko munang pasalamatan ang DepEd NCR. Ito po yung gamit nating module ngayong hapon. Ayan po. So, eto na. Umpisahan na natin. Ah, may humabol. Sabi niya, good afternoon, sir. Nataline Ayen, Luzano, 12 ABM2. Ayan, good afternoon din sa'yo. Okay. Miss Luzano. Mm-hmm. So, I hope ready na kayo ngayong hapon. I-type nga ang 1 kung ready na po tayo. Ready na. I-type lang ang 1 sa ating keyboard, ayan, para naman makikita natin kung ready na ang ating mga learners bago po umpisahan. Ayan. So, i-type na natin ang ating 1 kung ready na sila. Okay. So, while waiting, mag-review muna tayo ng ating past lesson. So, last week, actually ito nung last 2 weeks, o diba? Past 2 weeks nating ni-lecture ito, mukhang nakalimutan na nila. Pero ipapaalala natin sa ating mga learners yung mga tinakal natin that time. Okay. Last 2 weeks, or the past 3 weeks, I should say, tinakal natin yung principles of visual message design using infographic. And dito, diniscuss ko kung paano gamitin ang infographic. And I also discuss something about kung paano gawin ang isang infographic using yung ating Excel or yung ating Google Sheets. Ayan. Gamit ang form, tapos mag-survey tayo, tapos gagawa tayo ng charts. Okay, yung mga charts, different types of charts ang diniscuss natin dito. Okay, and meron akong nakitang dalawang output doon sa ating link kung saan nila sinave yung kanilang ginawa. Okay, so ito yung dalawang students na nakagawa nung ating hamon. Eh, sila ang ating mahusay cutie of the week, that week. Okay, ang unang student ay si Jessa Barnatcha ng Tagudi National High School, ng SDO Ilocos Sur. Ayan, congratulations Jessa. Sana gawin mo ulit yung hamon natin ngayong hapon. At sa mga learners natin dyan, please gawin natin yung hamon para may feature kayo. Okay, sa susunod na linggo. Ayan, meron pang isa I think. Ito yung ginawa ni Jessa. Ayan, so naggumawa siya ng survey, gamit niya ang Google Form, tapos nag-collect siya ng emails, tapos dito, ang output niya, yung mga survey niya, survey results niya on different colors, di ba? Ayan. So, next, mahusay cutie of the week natin. Si, kikita ba natin? Yung ating, ano, ayan, okay. Nag-proceed. Sorry. Okay, si Mark Raven Halog
ng also from Tagudi National High School, SBO Ilocos Sur. Congratulations, Mark Ravenhalog. Sana gawin mo ulit yung next na hamon natin ngayong linggong ito. At ito yung kanyang output, sabi niya, ito. So nag-survey siya kung ano yung mga kulay na gustong ng mga classmates siguro niya, no, to itong mga to. Tapos gumawa siya ng graph. Kaso lang may kulang siya, no. Next time lagyan natin ng label yung ating chart. Okay. So kung ready na ulit, nakita ko may nag-type na ng 1 bago natin umpisan ulit. Oh, ayan. Marami na tayong mga learners. Ayan. So ito siya. Ito sila, yung mga humabol na nag-greet. Si Remerson Lucero, 12, Humes 5. Si teacher niya, si Sir Dan Joseph Bilog. Si Marquez Yian Christine, si Renz Guyver Calianta. Good afternoon sa'yo, anak. Kay Kerubin Gabriel Villamor. At saka kay, meron pa ba? Ayan. So, welcome back sa mga medyo nawala sa ating mga discussions, no, in the past week na medyo hindi siguro sila busy sila gumawa ng module kaya hindi sila nag-join. Ayan, good afternoon din kay Claire Bianca Lobendino. Okay, so let's now start. Meron akong gustong ipagawa sa atin. Ayan, ang gagawin natin dito sa activity na to ay huhulaan natin yung application na makukuha natin dun sa image. Parang ganun, parang tignan lang natin yung image. Kung ano yung nandun sa image, we'll get the message from the picture. The message from the picture. Tapos huhulaan natin kung anong app. Ipapaliwanag ko mamaya kung anong app yung mga yan. Mamaya. Pero hulaan muna natin. Okay, so kung ready na, sige, start na tayo. Okay, I'll show you 5 images. Number 1, tapos yung number kung gusto nyo sumagot. Yung number 1, tapos yung number, yung sagot. And then, para ma-recognize din kayo na sumasagot kayo sa ating mga hamon ngayong hapon. Okay, so let us now start na natin, ha. Kung kaya nyo, I know you. Okay, kilalang-kilala nyo to, alam natin ito. Alam na natin to, di ba? Okay, so let us now start. First image na natin, yung first image. Ano itong app na to? Oh, di ba? Sinasabi nung image na yan. Okay, mag-aantay ako ng sagot. Mm-hmm. Tignan natin kung may nakakaalam ng sagot. Kung walang sagot, zero. Zero lang i-type natin. Kung alam natin, lagay natin yung number tapos yung tamang app name. Okay, app name nung ating pinapakita. Okay, so anong app kaya yan? Painting. Sabi ni Renz Guyver, painting daw. May makikita tayo dyan. Kung titignan natin yung image, merong isang matandang lalaki na nagpa-paint ng windows. O, windows, di ba? Di ba? Meron. Windows. Ayan. So, nagpa-paint siya ng windows. Okay. So, tingnan natin. Paint daw. Tingnan natin kung ano yan. Aha. Merong tatlong sumagot. Tingnan natin yung iba. Nasaan yung iba? Sige, sagot lang tayo. Antayin ko. Kung meron ako nakitang 5 na sumasagot, nasasagot dyan. O, yan. Proceed na tayo sa correct answer. Okay, correct answer is in 5, 4, 3, 2, 1. So, tingnan natin kung gano'n yung nakakuha ng tamang sagot. Paint daw, painting, sabi ni Claire Labendino. Sabi ni Mark Platon. Oh, Mark Platon, welcome back. Sabi ni Remerson, painting daw. Okay, tingnan natin. It's, may windows eh. So, windows, paint. O, di ba? Okay, so, yan yung tamang sagot. App na windows paint. Yung Windows Paint kasi kasali yan sa ating mga desktop, yung mga may Windows na operating system, kasama yan sa installation, may Windows Paint. Ayan, yung tamang sagot, ha? Huwag niyo kalimutan yan, Windows Paint. Okay, next, punta tayo dun sa pangalawang picture natin. Ayan, anong nakikita natin dyan? Siguro alam niyo yan, no? Kumakain kayo nito. Yung picture, maraming picture ng apple. O, di ba? Ang daming apple. May yellow. Green ba yan na apple? Green siguro yan. Naging yellow. Nabilad sa araw. Okay, sige. Yung may mga red na apple, tapos merong green na apple. So, yellow siguro yung apple na yan. Yan yung bagong kulay ng apple sa ibang bansa. Okay. Kaya, tingnan natin kung alam natin to. Maraming picture ng apple. Anong tawag natin dito? You guess the name of the app which corresponds the picture. Okay? Anong message na sinasabi ng picture natin? Okay. Sige, mag-aantay ulit ako. Number 2. Number 2 na po tayo. Wala pa akong nakikitang sagot. Sige, sabi niya, sabi ni
O may nagsabi, Yian Christine Marquez. Ang sabi niya ay Apple Photos daw. Tignan natin later kung Apple Photos nga yan. Sabi ni Carlo Miguel Alonzo, fruits, apples. Oh, fruits nga yan. Fruits, pero apple siya, di ba? Sige, tignan natin. Yung iba, wala pa ba yung iba? Mm-hmm. Good afternoon kay Masindo Anna May ng 12 Games 5. Oh, teacher daw, Sir, Sir Dan Joseph Pilog. Okay, sabi ni Marian Apiner, Apple Photos. Sabi ni Romerson Lucero, Apples. O maraming picture ng Apple. Sabi ni Claire Lobendino, Apple Photos. Okay, tignan natin kung tama yung sagot nila. Okay. Sabi ni Ralph Aaron Pagulayan, Pictures of Apples. Pero anong app yan, di ba? Pag gumagamit ka ng Apple, ang tamang sagot dyan ay Apple Photos. O di ba? This is also an editing app. Nakasama sa ating Apple na mga devices. Okay, so next, punta tayo sa number 3. Nga natin number 3. Ayan, yung number 3 natin. Anong nakikita natin sa number 3? Number 3. What are those? Na-late na si Romerson Lucero. Sabi niya pictures of apples daw. Number 3 na tayo, Romerson. Okay, ano yung nakikita natin sa image? Sige, number 3. Number 3 is, sabi niya app. Sabi ni Nathalien Ayen Lozano, applications daw. Pero anong apps yan? O di ba nakikita natin may mga apps yan? Yung mga naka-highlight, di ba? Puro siya. O di ba? Anong klaseng app yan? Okay, applications daw. Sabi ni Claire, sabi ni Renz Giver Apps. Sabi ni Ian Christine Marquez, it's Google Apps. Yan, tignan natin kung tama yung sagot niya. Sabi ni Kerabin Gabriel Villamore Apps. Sabi ni Marian Apiner, it's Google Apps. Okay, tignan natin kung tama yung sagot nila. Sinong nakakuha? Yan. Ang tamang sagot ay Google Apps. Okay. So, tama yung dalawa natin. Sabi ni ano, ayan. So, may mga nakakuha na late lang siguro ng internet natin. Okay. Okay. So, let's proceed to the next image. Okay. Anong nakikita natin sa image na yan? Diba? What is the related app that we could see in the image? So, number 4 na po tayo. Number 4. Mm-hmm. Wala pang sagot. Sige, mag-aantay ako. Okay. Sige, tignan natin. Ano kaya yan, di ba? Mm-hmm. Number 4 na tayo. Sabi ni Gabriel Villamore, sabi niya ay gallery. Okay, tignan natin kung tama. Sabi ni Joanne Colliado, wallpaper. Sabi ni Natalien Ayen Luzano, it's gallery. Okay, let me give the correct answer. Meron pa. Kailangan pa natin ng dalawa. Ayan. Sabi ni Claire Lobendino, gallery daw. Mm-hmm. Tingnan natin kung tama yung mga sagot nila. Mm-hmm. Okay. Sana lang. Ayan. Sabi ni JV Hermoso, gallery. Okay. Tingnan natin kung tama. It's, ayan. Tama nga. It's gallery. Gallery nga yan. Diba? Pagka nagbabrowse tayo ng image sa ating mga phone, we can see the gallery of yung mga thumbnails ng mga images na nakasave sa ating phone. Okay, next, last but not the least. Sabi ni Ralph Aaron Pagulayano, yan, gallery. Ayan. At saka si JB Hermoso. Okay, so tama yung sagot nyo. Tignan natin kung makuha nyo yung ating pinakahuling app. Okay, ano yan? Anong sinasaad ng image? Okay, tignan natin. Number 5 na po tayo. Ano yan? Tignan nga natin kung kuha. Ano kayong ginagawa ng tao dyan? Tinitignan niya yung mga images siguro yan, no? Images yan. Na nasa wall. Okay, siguro hologram yan. Okay. Sige, number 5. Anong particular app yan? Okay, sabi ni, ayan, meron nang sagot. Sabi ni Ian Christine Marquez, sabi niya ay preview daw. Sabi ni Marian Apiner, it's preview. Tignan pa natin yung iba. Preview. Tignan natin kung tama yung sagot nila. Okay. Meron pa ba sasagot? Sabi ni Claire Lobendino, it's preview. Sabi ni Romerson Lucero, preview. Ayan. Okay. So, that is 5, 4, 3, 2, 1. It's preview. Okay. So, explain na natin kung ano yung mga yan. Yan yung mga app na kasama, basic applications yan, nakasama ng mga devices natin pag ginamit natin. Diba? We are editing in our own ways. Hindi lang natin alam, gumagamit tayo ng filters or anything. And then we post it in our social media account. Pag gumagawa ka ng ganun, we are already
editing in a way. Okay? So yun yung mga basic editing software na ginamit natin, ginagamit pala natin. Okay, ready na tayo sa ating lesson proper? Ayan. So I think ready na sila sa ating lesson proper. Magsulat na kayo yung mga gustong magsulat. Mag-take down notes para mas marami kayong matutuhan. Okay lang. Sige, start na natin yung ating lesson. Okay, next. Ang ating most essential learning competency. Of course, later on, you are going to create an original derivative ICT content to effectively communicate a visual message in an online environment. And then, related to a specific professional track. Mamaya, bibigyan ko kayo ng challenge. Bibigyan ko kayo ng challenge na gagawin ninyo at ito yung output na isasubmit nyo for next week. Ayan, yung mga magsasubmit, i-feature ulit natin sila. Okay, so ito ah, yung gagawin natin. Okay, type na natin ang 1 kung ready na sila. Ayan, 1 na. Nawawala yung internet natin, Diyos ko. Ano bang klaseng? Naglalag nga eh. Naglalag yung internet natin. Ewan ko baka sa ating service provider kung bakit naglalag. Ayan, sorry ha. Nangyayari talaga yan pag online kaya okay na. Sige, let's now proceed. Ready na daw sila. Okay, so ready na sila. So let's now start our discussion on this week's lesson. Okay, so yung mga pinakita natin kanina ay tinatawag nating basic editing software. Okay, so ito yung mga yon. Yung Windows Paint, yung Microsoft Photos, yung Preview, Apple Photos, Google App or Gallery. So yan yung mga basic. When you say basic, ginagamit natin yan kasama sa ating mga devices, yung mga yan. Oh, whether you like it or not, we are already editing in our own simple ways. Pag naglalagay ka ng filter ng picture mo at pinopost mo sa social media, that's already basic editing. And we use this basic editing software na naka-install na sa ating mga devices. Okay, so paano natin mahahanap yung mga yan? Tingnan natin kung paano. Ito yung mga icons nila. Ayan, tingnan natin nga. Yung nandito sa left, yung pinakataas, upper left portion, ito yung Windows Paint. Yung upper right, yun yung ating Apple Photos. Dito sa baba, yung gallery. Tapos yung ating Google Photos. Okay, itong isa. Ito yung mga app. Kung gusto nyong tignan yung mga devices ni mamaya, ito yung mga basic application na ginagamit natin, editing applications. Okay, wala. Hindi ko nahanap yung gallery. Kasi yung gallery mismo, yun na yung ating storage device, yung mga thumbnails nakikita na natin sa ating devices. Okay. So, tingnan natin ha, yung next na editing software. Okay. Familiar ba kayo dito? Familiar kayo? Tingnan ko nga kung familiar kayo sa mga to. These are the top image manipulation softwares for desktop naman. Yung mga merong laptop, may desktop, ito yung mga common na ginagamit for desktop computers. I-type nga ang one kung... kung alam nyo itong mga application na ito. Okay, type ng 1. Familiar ba kayo dito sa application na ito? Ano nga natin? Aha. Wala pang nag-type ng 1. Ayan, andaw. Adobe Photoshop kay Renz Guyver, kay Clear. Ginagamit din nila. Familiar sila dito. Okay, so you are already editor in your own simple ways. Diba? Ang gagaling nyo. Gagaling nyo talaga. Nag-edit na talaga kayo. Okay, punta tayo dun sa mga yan. Ito yung Adobe Lightroom, Skyloom Luminar, ito yung Adobe Photoshop, DxO Photo Lab, Corel Paint Shop Pro, ito yung mga ginagamit for editing. Okay? Yan. May tumingin sa akin. Nagulat ako. Nagbukas yung door. Yan, tinitignan ako ng guard. Kala niya may tao dito. Ay, kala niya walang tao dito sa loob ng room. Dito kasi ako sa loob ng room. Okay, so let us now continue. Napatingin ako sa door. Okay, so patalastas. Let's proceed to our next. Okay, so madaming familiar sa kanila ito. Sabi ni Kerobin niya, sabi niya, Adobe Lightroom po ang gamit ko sa CP. Ayan, di ba maganda yan? Ang gandang pang-edit kaya yan.
Okay, so let's now proceed to our next. Ito, kung gusto nyong hanapin itong mga to, available ito sa Google App Store, sa Google sa App Store natin. At you can just download this one. Free yung mga to, pero meron yung mga binabayaran, just like yung Photoshop, kailangan na may free version siya, pero yung mga yan may license. Kaya gaya ng gamit namin, binigay ni, salamat po DepEd sa pagbibigay po ng license sa amin sa Adobe. Ginagamit ko yung license ng Adobe. Okay. So we have LR, yung Lightroom, PixArt, tapos yung Adobe dyan, tapos yung DxO, yung ating isang app. Okay. Okay, next. Punta tayo dun sa susunod. Okay. Ito naman yung top image manipulation applications for mobile. Ito yung mga common na ina-install natin sa ating mga devices, sa ating mga sa ating mga tabs or sa ating mga cellphones, di ba? Ito yon. So, ito yon. We have PixArt. Pwede siya sa Android at iOS. Yung Snapseed, Android din tsaka iOS. Adobe Photoshop Camera for Android, iOS. Yung PixLR. And then, yung ating Adobe Lightroom for Android and iOS also. Ito, kung gusto nating hanapin, sa ating App Store, ito lang yung kanyang mga icon. Ayan. So, hanapin natin yung limang yan. Capture nyo na baka gusto nyong gamitin yung editing software. And take note, pag nag-edit tayo, we are already students and curious tayo sa mga editing software na yan. So, may mga tutorials yan online. Tignan lang natin sa YouTube. I-type lang natin yung tutorial na yan at mahahanap natin yung guide kung paano natin gawin yan. Paano natin gamitin yung mga application na yan. Okay, di ba? So, we will now continue. Okay, tingnan nga natin sa mga users natin dyan ng mga editing software. Tignan nga natin kung meron kayong alam na editing software aside dun ng mga sinabi ko sa atin, mga binanggit ko. Tignan nga natin kung may alam tayo. Sige nga, type nga natin yung mga alam natin na editing software at ginagamit natin na pang-edit ng mga images natin. Sige, type nyo. Mag-aantay ako. Ayan po. Mm-hmm. Meron akong nakita. Sabi ni Kerobin Gabriel Villamor, sabi niya ang gamit niya daw ay PixArt. Kay Kerobin din, alam niya din daw ang Adobe Lightroom. Ayan, ang daming alam ni Kerobin. Okay, ni Gabriel, I should say. Okay, ano pa? Tingnan nga natin yung mga alam natin na application. Sabi ni Ralph Aaron Remini. Ayan, yan ko lang narinig yung Remini. PhotoGrid, sabi ni Renz Guyver. Ano pa? Meron pa ba? Polar, sabi ni Natalie Luzano. Ayan, di ba? Gagaling ninyo, alam nyo nang mag-edit, ginagamit nyo yung mga hindi ko alam na software. Hindi ko masyadong ginagamit yung mga yan. I'm sticking to one. Ayan. Loyal po ako sa isang app. Ayan. Hindi ko po sasabihin. Ayan. Tanungin nyo na lang ako. Ano yun? Maganda naman kasi siya. Sabi ni Renz Guyver, sabi niya ay Canva. Beauty Plus. Ano pa? InShots, both. Photos and videos editing po. VSCO, meron yan. Meron din Canva kay Photo Director. Ayan. So, yun yung mga iba't ibang mga editing software. O, di ba? Ang gagaling natin. Okay. So, let us now proceed to our next slide. Okay. Tingnan natin yung laman ng next slide natin. Since we are already editing, ginagawa na natin ito. Ito yung mga manipulations na ginagawa natin. And we are using these adjustments or manipulations. Pag nag-edit tayo, punta tayo sa basics. May mga advanced later. Ituturo natin later. Okay. Tignan natin. Yung unang basic image adjustment is we call it cropping. Ano itong cropping? Cropping, if you want to remove parts of an image, you can crop it. Of course, you can think of cropping as using a pair of scissors to cut out the parts you no longer want. Parang tinatanggal mo yung ayaw mo na parte nung image. Cropping will also remove pixels, take note ah, from the image. So you will always need to make sure that the cropped version is still large enough for your needs. Of course, dapat naka-emphasize, di ba? Pag nagka-crop, gusto mong i-emphasize yung certain portion na yon, hindi mo kailangan yung part na yon para mas maganda at mas focus yung image, kinakrop natin siya, di ba? Ayan. So, tignan natin. Ito yung cropping. Okay. So, sinong marunong ng cropping? Diba na kinakrop din natin, tinatanggal natin minsan yung ibang part tapos kinukulayan natin.
o kaya nilalagyan natin ng mga tinatapalan natin, 'di ba, yung ibang part. Pero yung crabbing kasi we remove yung ating yung part na ayaw natin doon sa image. Okay. In-emphasize lang natin yung part na yon. Okay, so let's proceed to our next. Pinuputol daw yung parts ng image na hindi na kailangan. Okay, correct nga naman yan. Okay, so let us now proceed to our next image manipulation, image adjustment. Okay, next natin si... Guys, pag nag-resize ka, ano yung nababago? Sabi dito, resizing if you want to make an image smaller, larger, you can resize it. However, keep this in mind that making an image larger than its original size generally does not make the image a good look. Parang nagiging, anong ginagawa niya? Nagiging pixelated siya minsan. Okay, pag nagre-resize tayo, ano yung binabago natin? Yung dimension. Okay? Para hindi siya maging distorted, di ba? Pagkakuan, yung payat tumataba, tapos yung mataba pumapayat, nagbabago yung shape ng mukha, gano'n, nag-shape. Nagbabago yung shape ng body. Yun yung resize. Pagka nagre-resize ka, nagiging distorted siya. Please remember the aspect ratio. Okay? Aspect ratio natin. If you want to resize while maintaining the same aspect ratio, you'll need to change both the height and the width. Okay? Yung aspect ratio niya para maganda yung convention ng ating image. Okay? So yun yung resizing. Meron ding resizing sa ating Windows. Pag nag-resize ka, merong Windows resizing tool na pwede nating paliitin yung image para pag nag-upload ka kasi masyadong malaki, hindi na tinatanggap yung masyadong malaking image. Yung Facebook natin, pag nag-upload tayo ng photo, nire-resize na ni Facebook yung photo natin into a smaller size of file. Kasi nga, di ba, pag nag-upload tayo, malaki masyado yung file natin, nire-resize na ni Facebook yon. Okay, yung mga kwan natin, mga social media accounts natin, nare-resize yung image natin. Hindi niya na minemaintain yung size nung image mismo. Yung laki ng file. Pag i-download na natin, nagiging pixelated na siya. Okay, so that is, we call it resizing. Ano yung una? Yung una natin ay, ayan, cropping, and next natin ay resizing. Okay, let's proceed po sa ating next. Next. Next is, we rotate. Ayan. Yung rotate naman, if you want to change the orientation of the image, you can rotate it to the left or to the right by, ayun, 90 degrees, 180 degrees, or 360 or 0 degree. Diba? Yung ginawa ko dyan, rotating pa din yan, di nyo nakikita. I flipped it, pero ni-rotate ko siya, pinagpalit ko. Inakikita yung image yan, yung left to right, nakaharap siya sa left yung isa, tapos nakaharap yung right yung isa. Flinip ko lang yung image, and that is also, we call it rotating. Ayan, niro-rotate natin yung image. Ayan, or fini-flip natin yung image. Okay. Mm-hmm. Sabi ni Renz Giver, kinakrap daw yung background pag pangit, of course. Ayan, kinakrap natin yung background. Tinatanggal natin, we remove the background. Sabi din ni Natalie and Ian Luzano to change the aspect ratio daw. Okay. Snapseed is best for resizing or perspective. Okay, so maganda daw yung Snapseed. Okay, hindi ko pa na-try naman gamitin yan, pero itatry ko yan, tignan natin kung maganda. Ayan, gaya ng sabi ko, loyal po ako. Ayan, sa isang app na ginagamit ko. Okay, so ito na yung next natin. So, may tanong tayo, i-type lang natin sa ating comment section para maliwanagan tayo. Okay, so let's proceed to our next slide. Ang laman niya, yung image editing tips. Okay, itong image editing tips na ito. Okay, ito yung mga basic tips natin para pag nag-edit tayo, hindi tayo mawala or hindi natin, para this is something that will guide us when we edit. Diba? Unang tip. Pag nag-edit tayo, take note that you should keep your original. Bakit you keep your original, di ba? Yung original photo kasi it's very difficult to capture the moment. Sabi dito, if you're planning to make even basic changes to an image, you should also keep an original unedited version of the file. We recommend it to make it a habit of doing whenever you're working on an image file. This way,
you'll always be able to go back to the original. Okay? It's very difficult to capture the moment. Kasi, di ba, pag na-capture mo yung moment, mahirap nang ibalik yung moment na yun, lalo na pag na-edit mo na siya, na-resave mo. Na-save mo yung file, wala kang original copy. Ay, sayang, wala na yung image ko. Na-edit ko naman na wala yung original. Ayan. So, in editing, you always keep your originals. Di ba, pag ginagamit mo si Photoshop, nagle-layer-layering ka na lang. Tapos yung copy ng layer, yun na yung ini-edit natin. Dinadagdagan lang natin yung copy ng original na image. Okay, so yun, keeping the original. Bakit? Kasi it's very difficult for us to capture the moment and time. Time will never go back. Sabi nga nila. Ayan, can never go back. That's why we keep the original. Ayan. Ayan, next tip natin ay yung we check the zoom level. Ano tong checking the zoom level? Diba? Mga learners, yung keeping the zoom level, when you're editing an image on a computer, you'll usually be viewing it as less than 100% of the full size. This is because most modern digital cameras take large high-resolution images. Pag gumagamit tayo ng mga SLR, DSLR, mga ganon. These images are so large, of course, in fact, that most computer scenes can't display in pixels and image at once. Kaya matagal yung loading. Pag malaki yung ating image na ina-upload, ang tagal-tagal ng loading niya sa internet kasi malaki nga yung file. Okay? Be sure na pagka nag-zoom in tayo ng image or zoom out tayo ng or zoom in, I should say, ng ating images, be sure na nasa tamang size lang yung ating image. Tamang size, tamang katamtaman lang na size, hindi super laki na in-upload mo kasi matagal ang loading nun. Diba? Pag mas malaki yung image at niload mo at nilagay mo sa iyong webpage, mabagal ang opening nun. Mag-aantay ka ng ilang segundo o ilang minuto. Okay? Ang ginagawa nilang technique usually pag nag-upload sila ng photo, they chop it. Sina-chop na lang nila at nilalagay nila sa table para mag-load siya ng sabay-sabay na maliliit na chunk yan. Tapos nilo-load nila agad-agad, nilo-load yung malaking image. Sina-chunk lang nila. Ayan. Sina-chunk lang nila yung image. Okay. So that is checking the zoom level. Okay. Next, punta tayo doon sa pangatlo. Okay. Pangatlo natin. Higher the resolution, the more the detail. And the larger the file. Take note. Pag higher yung resolution, mas malaki yung file, mas maganda yung resolution, mas madaming detail. Why? Because in an image, iba yung image natin is composed of pixels. And take note that pixel is the basic unit of an image. Pixel is the basic unit of an image. It composes the image. Pixels composes the image. So yung picture nyo, pag kinuha yan digitally, is composed of different pixels in colors. Diba? Ayan. So, sabi dito, the higher resolution, the more detail. Whenever you crop or resize an image, you are also removing pixels. Therefore, this means that you will have fewer pixels to work with pag nag-edit ka. If you want to print the photo, having an extra pixels will help you to make the photo look as sharp as possible because the photo prints have higher resolution. Mas maganda nga yung image, so pag-print mo, mas maganda yung physical outlook niya. And then, if you're creating a desktop background, you'll want to ensure that the final size is at least, dapat mas malaki yung the final size at least as large as your screen resolution. Kung ano yung screen resolution mo, yung 1080 by 920 halimbawa, ganun din dapat yung pixel ng background ng desktop ko. Kung ano naman, kung sa cellphone naman, kung ano yung size ng cellphone mo, ano yung resolution ng phone mo, ganun din dapat yung background para magkasya sa doon sa screen. Ayan. But take note, the higher the resolution, the more detail. Ayan. Sabi ni Kerobin dito, sabi niya, pag higher daw ang resolution, mas lumalaking MB. Ayon, tama nga yan. Mas malaki nga yung file size. Ayan, pag sinesave natin siya. But take note, yung sinabi ko kanina, pag naglalagay kayo ng picture nyo sa webpage or anything, nire-resize na ni Facebook yan. Okay, nire-resize na niya into its desired level para hindi masyadong matagal yung pag-upload. Nire-resize niya muna bago niya i-upload. Okay, ganun yon. Okay, kung may tanong ba tayo? Yan, kung gusto natin, magtanong lang tayo. Okay, next. Number four natin, last but not the least, image editing tip, yung ating
Last is experiment. Okay, huwag kayong matakot mag-experiment. Okay? Huwag kayong matakot mag-experiment. Kasi nga, diba, pag nag-represent ka, nag-experiment ka ng marami, parang, halimbawa, you want to create an image for your class, tapos gusto mo parang old tignan, anong pwede nating gamitin na filter, diba? Usually, gumagamit tayo ng sepia, ng black and white, or any. Huwag kang matakot mag-design kasi siyempre design mo yun, alangan naman na sabihin ng iba, ang pangit ng design mo. Ang tsaka-tsaka naman ng design mo, kalitan mo, experiment lang naman ako, di ba? Usually, don't, okay? Sabi natin, huwag kang matakot. Don't be afraid to experiment in editing. Yan. The more kasi na meron kang marami kang experiment, siyempre later on, yun pala yung image na in-edit mo ay ano na, ay magiging sikat. O, di ba? Yung image na in-upload mo, magiging sikat, mapapansin siya. Pero, ito ah, tip lang to, mga children, yung mga learners natin. Pag nagda-download tayo ng photo at pinipresent natin online, dapat nakasite yung ating reference. Huwag lang tayong basta edit ng edit dyan, di ba? Gusto lang natin i-edit, gamitin natin, tapos pipresent natin, edit natin. Papalitan natin yung mukha. Huwag po yung ganun, okay? Edit natin yung sarili nating photo. Kuha tayo ng sarili natin. Walang kaso yon pag sarili nating image. Sabi niyo dito, sabi ni Kerabi, natututo po ako lalo na pag nag-experiment. Siyempre, di ba? Pag-edit ng mga images plus nagagamit mo yung online class mo sa presentation. Oo nga naman, di ba? So, ganun yon. Dapat lang. Okay? Natututo daw siya. Okay, so, na natin. May quick demonstration ba tayo? May oras pa ba tayo? Parang wala na, no? Pero, pwede lang natin tignan yung ating mga kwan, yung mga tutorial. Ang idedemo ko sana is yung Canva, no? Kaso lang, medyo habol na tayo sa oras. We still have 2 minutes more to go. Ayan, so ito na lang. Panoorin na lang natin yung, punta tayo sa YouTube, tapos panoorin natin yung mga demonstrations ng Canva, kung paano gumawa ng Canva account, paano mag-search ng mga templates, ang daming templates doon. And from there, ito yung gagawin natin. Ayan. So, applying what you have learned, sabi dito, this will be your learning task, and please save it and send it to me. Okay. Applying what you have learned, you are going to make a flyer, a poster, or an infographic campaign, o kaya yung inyong mga advocacy campaign, material related to your chosen field, di ba? Okay, ito yung ating gagawin. Then, post it on Facebook, tapos itag nyo ako, o di ba? Itag nyo yung pangalan ko, Junel, ah, di ba? Alam nyo na yung Facebook natin. Okay, but don't forget to check the correctness of the information you will include in your output and cite the sources. Cite natin yung sources pag gumamit tayo ng ibang images. Okay? Cite natin yung sources para di tayo mademanda. Di ba? Magiging plagiarized kasi yung output natin pag ganun. Okay, I'll show you a sample of my outputs. Ang papahit, huwag nyo nang anuhin, ah, libre lait. Laitin nyo na yung ginawa ko. Ayan. Ito yung ginawa ko. Gumawa ako ng poster noon. Poster-posteran. Tapos pinost ko sa Facebook ko. Yan, dami namang nag-like. Kunwari lang. Ayan. Halimbawa, ito. Sample na. Yung birthday ko kasi, it's my birthday, dapat meron yung apostrophe S. Ayan, yung output niya. Yung output ko pala, ginawa ko yan sa Canva. Ayan, so ito yung sample na gagawin natin. Gawa tayo ng ganito. Pero dapat, it is related to our field. Diba? Okay, so pagkatapos nating magawa sa Canva, pwede nang kahit anong ibang software na binanggit ko, pwede nyong gamitin yon. Okay, and then, pagkatapos natin gumawa ng ganito, saan natin isasubmit? Dito lang. Ayan, ito yung submission link. Ayan, capture nyo na yan. Tapos dyan nyo isasubmit. Wala nang laman yung folder na yan. Wala nang laman yung folder na yan. Scan mo lang yan at dyan mo ilagay yung iyong ginawa. Okay? Download nyo na yan. As PNG na dapat na isasubmit sa akin yan. O kaya, i-post natin sa Facebook account tapos itag nyo na lang ako. Di ba? Para makita ko yung inyong mga gawa. Pero gamitin yung hashtag na to, ah. Pag tatag nyo ako, hashtag Q4 week 3. Okay? Ulitin ko. Hashtag Q4 week 3. All caps. Ayan. Q4 week 3. Okay? Q4 week 3.
Ayan, dire-diretso yon. Q4, hashtag Q4 week 3. At isubmit yan sa link na yan. tinyurl.com, i-tech ito live submit. At i-feature natin yung inyong mga gawa. Ayan, next week, bago tayo mag-start ng ating panibagong leksyon. I hope meron kayong natutuhan ngayong araw. And bago tayo mag-end, gusto kong iiwan itong kasabihan na ito sa atin para naman meron tayong kasabihan. O, di ba? Na hindi natin makakalimutan habang tayo ay nag-aaral. Okay, so, eto na ha. Ayan, despite everything we know about photo manipulation, a photo is still considered an objective document. O bahala na kayo kung ano yung ibig niyang sabihin sa buhay niyo yan. Take note, okay? That despite everything we know about photo manipulation, a photo is still considered as an objective document. Okay, ginagamit nga ito sa mga ebidensya. Pero huwag lang kayong gumawa ng kabalbalan. O di ba, nag-edit ka tapos hindi naman pala totoo. O di ba, mga ganon. Okay, kasi ginagamit ito sa mga ebidensya, di ba, mga documents. Okay, so I hope meron tayong natutuhan ngayong hapon. And with that, I would like to end. Bye! Yan, nag-end na naman ako. Thank you po daw, Tutor Junel, sa interesting lesson nyo. O interesting, manood kayo parati dun sa ating mga learners. Type na natin ang 1 kung meron tayong natutuhan. Ayan. So sa mga, yan na, sa mga gusto mag-feedback, we openly welcome your feedback, comments, complaints, suggestions, and concerns about what we are doing and what do you think we could do better. Ayan. So just scan this code and or, sabi dyan, i-type lang yung tinyurl.com ito live feedback form at magbigay ng feedback. Ayan, magbigay po tayo ng feedback. Sabi ni Claire, thank you. Kerubian Villamor, thank you daw. Okay, nagpalakpak pa siya. Ayan. So thank you din sa inyo mga learners. I hope we will see you again next meeting or next time. Ayan, yung mga tutorial, panoorin nyo na lang sa YouTube yon. Madami tayo na. Ang dami-dami natin. Okay, and with that, I would like to end my discussion by saying, and next na po natin ay, ayan, ayaw niya, parang vlog. Ang next natin ay, so maraming salamat, God bless, keep safe, and see you all next meeting. Bye-bye! Ako po ulit si Tutor Junel, and Ma'am Jane po ay wala po sa ating ngayong hapon dahil meron po siyang engagement. See you all soon. Bye-bye! Thank you. God bless.